Jazz versus Wizards, both teams coming off a win. Two-guard battle, JC 20 points per game, Bradley Beal 23 points per game. Ang dalawang team din ay looking to get on a rhythm this season dahil medyo struggle sila as of late. Well, sa ating first quarter, dikit ang laban with the Wizards may hawak lang kalamangan dahil nga yan sa 8 points agad ni Kyle Kuzma, 22-14 ang scoring natin. Para naman kay JC mga idol, a quarter to forget. 0 out of 4 nga siya sa field, 0 points sa unang quarter. Pero salamat na nga lang sa 6 points ni Lauri Markkanen at 6 points din ng kababalik lang na si Colin Sexton. Tapos hindi pa siya nakontento dyan at nag-ambag pa ng 5 more points. Nga naman lumamang na ang Jazz dito after the first quarter, 30-27. Second quarter naman natin ay bigla na lang binawi ng Washington ang lamang matapos nga ng mga basket ni Kyle Kuzma at pati na rin ni Will Barton. At dito na nga rin pinasok muli si Jordan Clarkson and guess what? Back-to-back 3-pointers ang ginawa niya kasama dyan ang napakalalim Stephen Curry range na 3-pointer pangbawi after ng kanyang scoreless first quarter. Pero dahil nga sa team effort netong Wizards sa panguna ni Bradley Beal ay sila pa rin ang may hawak ng lamang. Si JC gumawa nga rin ng 2 more points after ng kanyang Eurostep. Pero sumagot si Bradley Beal dyan at ng Wizards ng 7 points. Tapos sinamahan pa at the end ng buzzer beating 3-pointer ni Corey Kispert, 66-60 after 2 quarters lamang ang Washington. Third quarter, Bradley Beal again mga idol, pero this time playmaker siya, aliyup. Pero sumagot naman dyan si Jordan Clarkson ng kanyang 4-0 run, free throws and floater. Tapos dinagdagan niya pa ng off the screen 3-pointer over kay Bradley Beal, 7 points in 3 minutes. Talagang sinasabayan nga ni Jay si mga idol ang pangunguna ni Beal sa Wizards. Siya naman daw para sa Jazz. 2-guard battle, shooting guard battle mga idol talaga this game. At binigyang lamang pangarin ni Jordan Clarkson ng Jazz after ng kanyang 2 more free throws and an assist for a 3-pointer. Quick takeover mode siya this quarter pero si Bradley Beal at Kyle Kuzma pinagtulungan nga ang Utah ng kanilang opensa para nga muling lumamang sa labang ito. Pero si Colin Sexton hindi nga hinayaan na mangyari yan. Kumuha nga siya ng 5-0 run, isang top dribble for a layup na nagpangiti nga kay JC at isang buzzer beating 3-pointer. 3-point lead para sa Utah Jazz 93-90 after 3 quarters. 4th quarter, 5-0 run nga ang ginawa ng Utah Jazz at pinalobo na nilang lamang to 11 points. Beasley at Sexton nanguna nga para sa team ng Utah tapos pagbalik ni Jordan Clarkson, 3-pointer agad para magkaroon sila ng 12-point lead. Bumawi naman si Bradley Beal ng kanyang step back jumper tapos hindi naman yan hinayaan ni JC isang floater matapos nga siyang ma-triple team. Tapos si Beal not backing down sa mga basket ni JC, turnaround jumper over kay Jordan Clarkson. What a back and forth battle mga idol, walang takot nga si Jace dito na nakikipagsagupaan sa superstar na si Bradley Beal. Dito na nga rin lalong lumayo ang Utah Jazz, 15-point lead after nang no-look pass ni Jordan at end one ni Markkanen. At sumuko na rin talaga ang Washington Wizards dahil masyado ngang malaki ang lamang with just 2 minutes left. Si Jordan Clarkson nanguna para sa kanyang team with 23 points, 7 rebounds, 3 assists at tumulong din si Markkanen with his 21 points. Para naman sa kabilang team, eto ngang si Bradley Beal ay nagdala ng 30 points, 5 rebounds at 5 assists. Si Kyle Kuzma may 21 puntos naman at 5 rebound para nga sa kanyang team na Wizards. So what a battle nga ang ating na-witness between the two guards, Bradley Beal at Jordan Clarkson, pero sa uli, si JC ang may huling halakhak.